Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Makila Janine Sagu mula sa ikatlong baitang. Narito ako upang maglahad ng isang kwento pinamagatang Alamat ng Pinya. Nang unang panahon, sa malayong lugar, may isang batang babaeng wala nang ginawa buong araw kundi maglaro. Siya ay nag-iisang anak. 10 taong gulang na siya, ngunit wala siyang alam sa mga gawaing bahay. Pagkakain sa umaga, tatakbo na siya sa kapitbahay upang makipaglaro. Kaya ang balong ina, si Aling Rosa, ay wala nang ginawa kundi tawagin ng tawagin ang anak. Pinang! 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 Pinang, kunin mo ang aking supil. Nasaan ho ba iyon, nanay? Hanapin mo nga! Paano ko ho ba mahahanap iyon? Gamitin mo ang iyong mga mata, Pinang! Si Aling Rosa. Tinapuan siya ng sakit. Pinang, ipagluto mo nga ako ng lugaw. Naglagay ng bigas si Pina sa palayok, nilagyan niya ng tubig, isinara sa umaapoy na kalan, saka lumipat sa kapitbahay at nakipaglaro. Nang umagang iyon, sa halip na lugaw, ay sunog na sinaing ang almusal ni Aling Rosa. Ngunit, natuwa pa rin si Aling Rosa. Napangiti siya ng buong tamis. Maski paano, ay sinunod ni Pinang ang kanyang utos at ipinagluto siya. Dumaan ang mga araw at nagtagal ang sakit ni Aling Rosa. Umaga, tanghali, at gabi ay napilitan si Pinang magluto ang ina ng lugaw. Ngunit, isang umaga, bago siya magluto, pumasok si Pinang sa silid ng ina. Nanay, nasaan ho ba ang sandok? Bakit ako ang tinatanong mo? Ni hindi ako pumasok sa kusina nitong mga nagdaang araw. Hindi ko ho makita. Hanapin mo! Sari tubuan ka ng sangkaterbang mata para makita mo agad ang hinahanap mo! Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina, ay di na umimik si Pina. Umalis siya upang hanapin ang sandok. Kinagabihan, wala si Pina sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinatawag niya ang anak, ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at maghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw, ay magaling na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pina. Tinatanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Ngunit, naglahong parang bula si Pina. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pina. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman iyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito'y magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa nang makita niya ang anyo ng bunga nito. Ito'y humihilo at napapalimutan ng mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pinang. Sari tubuan ka ng sangkaterbang mata para makita mo agad ang hinahanap mo! Tahimik na lang si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Nahinog ang bunga at nagkulay araw. Initas ni Aling Rosa ang bunga, biniyak at tinikman ang dilaw na laman.
kay tamis ng lasa. O aking pinang! Pagkalipas ng panahon, ang bunga ay tinawag na pinya. Mula sa pangalang pinang. At dito po nagtatapos ang kwento ng Alamat Pinang.